morning mga chong. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw, pupunta ako sa malapit lang uli na nature trip dito sa quick nature trip lang malapit sa amin, barangay namin. Ito lang to sa may Gordon Heights, tinatawag nilang Bangka-Bangka at saka yung Gumamela River, yung tawag nila. Malapit lang to, around 5 minutes. Medyo ano lang, matagal lang dahil nakabike ako at ilang years na akong di nakakaakyat dito. Ngayon babalikan ko siya. Try kong puntahan muna yung plan ko. Try ko munang puntahan yung tinatawag nilang Bangka-Bangka, kung saan doon kami noon nagbabike dito lagi. Parang playground. Every afternoon, after ng class, pupunta kami dito para lang mag-trail. Kasi nga, malapit lang. 5 minutes lang. Tapos, malinaw yung tubig. Peaceful yung place kasi tahimik nga. Dahil parang mga residente pero hindi siya ganun ka-crowded. Lalo ng gantong araw. Monday. So, Monday may mga pasok yung tao. Wala masyadong naliligo doon. Pero let's see kung may naliligo nga ba. Para naman doon sa mga magko-commute or gusto pumunta dito. From, kung manggagaling ka sa bayan ng Olongapo, ang sakay mo, bagong palengke, sakay ka ng white jeep. Tabi yun na Jollibee. Bababa ka sa Block 27 ng Gordon Heights. Kung nakikita nyo yun, ayun, dito yung dulo nun, dulo nung ruta na yun. Bababa ka dito, tapos, sa tapat nun, merong paakyat. Ayun, akit yung tricycle. Ayun, paakyat. Doon papunta ngayon yung tinatawag nilang Bangka-Bangkaan tsaka yung Gumamela River. Ayun, medyo matarik yon yung lugar na yon. Pwede mag-tricycle or lakarin mo na lang. Medyo malayo-layo siya. Kung hindi ka sanay maglakad, kung na pumunta kasi hindi na makakaakyat doon mismo yung tricycle. Lakad na talaga. Tara, kitin natin. Ito na yung part sa mga nagma-mountain bike or nag-trail, nagba-bike adventure. Dito ano magsisisi sa mga part na bakit dinala mo pa yung bike mo, pwede naman palang maglakad. Pero syempre adventurous ka. Tiisin mo. Gusto mo yan eh. Ang bigat. Ito na ako sa tinatawag nilang Gumamela. Alam mo ba bakit? Bakit Gumamela yung tawag nila sa liguan na to? Kasi mula doon, Gumamela lahat yan. Ayan, Gumamela yan. Yun, hanggang doon. Hanggang doon. Gumamela yung ginamit nilang pambakod. Kaya tinawag na Gumamela. Yan yung trivia sa inyo. Ngayon, silipin na natin kasi feeling ko, gagabihin ako dito. Kasi medyo dumidilim na. Kaya daanan na natin itong tinatawag nilang Gumamela River. Ayun nga mga chong, no? Narating na natin yung tinatawag nilang Gumamela River dito sa may Gordon Heights, Bangka-Bangkaan, Block 27. So, babayin natin para makita nyo lang din yung lugar na to. Tapos yung part na nililiguan nila, eto ayun doon eh. May tinatalo na sila dyan yung kaninang nilugaran natin. Pero nakalimutan ko yung bike ko, may bike pala ako. Wait lang, ang layo. Malayo ako sa bike ko. Wait lang, kailangan ako balikan. Mahirap nang bumaba nang walang bike.
Ito nga Chong yung tinatalunan nila dito sa Gumamela River. Ito ang lugar na to, tinatalunan nila yan ng mga kabataan. Ayan part na yan, ito yung malalim. Yan, malalim po to, itong part na yan. Yan. Ito yung mismo nililiguan nila dito. Yan. Sad to say nga, yung salamin ko kanina dito, nahulog. Malakas yung agos, hindi ko na makita. Okay na. Wala, hindi na natin makikita yun kasi malalim yung binagul. Sumingit na sa mga bato kaya hindi na natin hahanapin. Pansin ninyo mga Chong, may bakod na tong part na to. May note doon eh, may sign doon. Alanga po City Water Source. Oh, okay. Hindi na siya pwedeng liguan. Pero noon, nung hindi pa siya nababakuran, tsaka siya siguro napupuntahan ngayon kasi dinadayo na talaga siya. Diyan kami naliligo. Dito kami halos everyday nagbabiking, trail lang, light trail lang dito lagi. Diyan, nakakaligo. Pero hindi pa yun yung tinatawag nilang bangka-bangka. Akit pa tayo ng konti para mapakita ko sa inyo yung tinatawag nilang bangka-bangka. Chong, no? Meron tayong inabutan dito mga kabataan na naliligo. Mga taga ano pa daw sila dun sa Gordon Avenue sa may Pag-asa dito. Dito rin naman sa Olonga po, kaya lang malayo yun, alam ko malayo. Naliligo lang daw sila dito, tapos bababa din sila. Kasi nga dito, walang entrance fee, tapos tahimik, at saka malinaw talaga yung tubig. Malinaw din naman yung tubig. Siyempre, at saka nature trip. Yung mga kabataan nyo yun, nahihilig sa nature trip kasi nga yung budget eh, wala lang kailangan na budget, kahit maglaad ka pwede, basta gusto mo. So ayun nga yung mga kabataan na yun, naliligo sila dito. Okay naman no, malalim pa rin naman no, yan, lagpas tayo pa rin no. Uy, sapay kaya dito kami na. Oo, sa bagay no. Di kayo naliligo doon sa baba, sa may Gumamela? Hindi rin po. Ay, hindi mo alam yun? Hindi alam yun. Oo, sa baba, di ba? Malit po na isa na resto. Oo, meron niya. Madalas kayo dito? Opo. Oo. Pagka misa po, kaya walang pasok dito. Sa bagay. Ba't ngayon wala kayong pasok? Sports lang po na kami ngayon. Ah, sports space. Kaya pala. Eh di ba bababa na lang kayo maya-maya niyan? Oo, mamaya na lang. O baka po, kaya sabay na lang po kami sa inyo. Ilang oras niyo ba inakit to? Nagkalate lang. Kalate oras lang. Misa po. Bumababa kayo dyan sa 27? Opo. Tapos talakarin niyo na lang? Hindi. Magkakalap po kami jeep. Hindi. Pagkarating doon, di ba, sa dulo? Okay. Maglalakad na lang kayo? Okay. Trip pa lang pala. Tatlo lang lagi kayo? Hindi naman po. Timisa po ang dahil pa namin. Ah, dito. Buti wala nagbabawal sa inyo dito. Wala naman. Oo, oh, wala na nga. Dati may puno eh. Ayun sila. Tumatalon. May talonan din kasi. Tapos yung part na doon,
Lagpasta ako siya, kaya pwedeng talunan. Hindi ka mauntog. Ingat ka lang, baka sumabit ka doon sa batong sinasampahan mo. Delikado rin. Sa Victory Liner, dito sa Olongga po, sa tinatawag namin Ulo ng Apo, meron naman doon red jeep. Dadaan yun ng, ng Mabayuhan, tapos hanggang Black One. Tapos, pwede ka na rin mag-tricycle. Paakyat dito sa may Block 27, tapos lakarin mo na. Para rin sa mga mahilig sa hiking, yung mga quick hiking tapos trip mong maligo, pwedeng-pwede ka dito, kasi dito wala siyang entrance fee. Pag pumunta ka sa ganitong mga nature places, lalo na mga dayo tayo, always batiin nyo po yung mga nakakasalubong nyo. Kung maaari, sila yung paunahin nyo. Gigalang na lang sa mga taga rito. Bababa tayo. Ayaw natin kasi maabutan yung uwian ng mga estudyante. Kasi maraming umaakit na estudyante. Lalo nakabike tayo, mabilis. Yung pababa. Ayaw natin maabutan yun. Hindi na rin tayo maliligo dito. Pinuntahan lang talaga natin. Saka, explore lang natin uli. Binalikan lang natin yung mga dati natin pinuntahan. Sige, ingat kayo sa pagbaba. Ha? Sige po. Sige, thank you. Ingat. Paalala nga lang pala sa mga magbabike dito, yung mga beginner na gusto mag-trail. Pag magte-trail kayo, always kayong magdala ng helmet at saka sapatos. Maaari may gloves o kaya long sleeve, kasi yung mga halaman, tumatama-tama yan dito sa balat natin. So gusto ko nga lang pala mag-thank you kay Architect Chester Jonas sa nagbigay nitong bago nating headgear, yung helmet. Maraming salamat po. Gamit natin ngayon. Saktong-sakto para sinukat. Like nyo rin yung page niya pala na CH Design. Kung kailangan nyo ng architect sa inyong mga bahay, architect, para resort man, gahanap kayo ng license architect, message nyo lang siya sa page niya. Ito. Direct na kayo mag-message sa kanya. Dito ko na rin tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood at walang sawang pag-suporta sa akin. Huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel, Sukoy Vlogs. Maraming salamat. See you next adventure. A big shout out doon sa tatlo nating nakasama. Ingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat. Sana mapanood nyo itong video to.